Okay, nais ko pong palalanan lahat sa muli. Sarado pong aming action center, pero kami po tumatanggap ng virtual complaint. So kung gusto niyo pong magreklamo, ayan. Ayun, no? May kita niyo na po sa inyong mga screen. Yun, meron po kaming tatlong staff na tutugon po sa inyong mga ipapadala na mga reklamo sa amin. Don't call us, we'll call you. Ayun, kami po ang tatawag sa inyo, mag-iwan lang kayong mensahe, kami nang bahala sa inyo. Okay. Now, makakausap na natin via video call si Precious Credito. Ang kanyang reklamo, ang ama ng kanyang anak. Simula ng mabuntis hanggang sa mga anak ay walang natatanggap na suporta. Hindi rin niya ito makausap na maayos dahil busy. Sobrang busy. Pinaka-busy sa lahat ng busy. Wala nang bibisi pa. Anong pinagkakabalahan ni Mister? ML. ML is life, sabi pa nga ng mga netizen. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Precious. Good afternoon po, Sir Rafi, sa inyong lahat. Napaka-responsable po itong tatay na yung mga anak. Ano po, madam? Opo. Oh, so, adik na po ito, hindi nagtatrabaho. Ang trabaho na lang niya is mag-ML. Nagtatrabaho po siya. Bago po mag-lockdown, may trabaho po siya. Okay. Dishwasher po siya sa isang restaurant. Pero nung 6 months na po yung tiyan ko, naputol po yung sustento niya sa akin. Kasi po, kumuha po siya ng home credit na cellphone po. Mas inuna niya pa po yun kaysa magbigay po sa akin. Home credit sa cellphone para makapag-ML siya? Para tuloy-tuloy pang ML niya. Ilan po yung anak niyo? Opo. Isa lang po. Okay. So, since lockdown, wala na siya nabibigyan ng suporta? Wala po, pero may natatanggap po sila. Ah, mula sa company? Opo. Pero hindi po siya nagpapadala sa'yo para sa bata? Wala po. Wala po. Since nung nanganak po ako nung May 27, wala na po siyang pinadala sa akin kahit po meron po silang natatanggap. Okay, ano pong sinasabi niya sa inyo? Bakit hindi siya nagpapadala? Sinasabi niyo po siya yung kanyang obligasyon. Ano pong sinasabi niya sa inyo? Wala po. Hindi na po kami nag-uusap since March po. Ma'am, pasensya na. Tanungin ko lang ito. Pwede mong hindi sagutin kung ayaw mo. Paano mo nakilala itong lalaki ito at ba't mo pinatulan? Hindi pala responsable itong lalaki ito. Katrabaho ko po siya. Saan po kayo nagtatrabaho ng pareho? Sa Boracay po. Ah, doon mo siya na mate? Opo. At katrabaho ko po siya. Anong trabaho mo noon at that time? Kitchen helper po. Siya po yung dishwasher. Ah, okay. Tapos, nagkakilala kayo? Opo. Okay. Gaano kayo katagal nagkakilala bago kayo nagkaroon ng anak? Since ano po yun eh, nung pagkapasok ko po talaga, nagkikilala naman po kami, pinapakilala po nila isa-isa sa akin yung sarili nila. Yun po. So, kailan pa kayo bumalik dito sa Maynila from Boracay? Dito po sa Kalibo. Ah, nandiyan ka sa Kalibo ngayon? Opo. Okay. Hindi kayo kasal? Hindi po. Okay. At si lalaki po nasaan ngayon, ma'am? Nasa Boracay po. Nasa Kalibo ka, si lalaki sa Boracay. Sige po. Opo. Sa puntong ito, makakausap na natin si lalaki, si Mr. John Umali. Mr. Umali, magandang tanghali po, sir. Sir John. Yes, sir. Sir, si girlfriend sa kabilang linya at ang kanyang reklamo, wala ka raw pong binibigay ng suporta kasi po busy-busy ka mag-ML. Ano ba nangyari, Sir John? Nung nanganak siya, sir, may pera naman po binibigay sa kanya, sir. Pero hindi matutuwa siya na hindi ako magbibigay. Tumbira naman, di ako bibigay. Bibigay talaga ako. Kaso nga lang yung una kong tanggap ng sustento galing sa amin, siyempre sa lahat, sa kadamihan po, wala akong pera. So, nag-utang talaga po. Kasi kailangan ibayad para makaulit. Parang ganun po. Ngayon po, dumating yung pera kong pangalawa. Tapos po, linagay ko sa bangko yung 3,000 lang. Tapos yung gastos ko sa bahay.
Tapos ngayon po, natanggap ko, hinati na lang namin. Nadala ko sa pong kahapon lang ng 4,000. Kaya ang 4,000 isi-save ko na lang para pag susunod na sahod ko po, sir, idadagdag ko na lang po sa kanya parang para mas malaki po yung sahod ko, ang bigay ko sa kanya po. Alright. So, Precious, nagpadala doon ng 4,000, tama ba? Hindi ko po alam kasi hindi po yan siya nagtetext sa akin na nagpapadala po siya sa akin. Okay. Excuse me, sir. Nang sa kanyang number, sir, ako nagpadala, sir. Kailan sa po kahapon? Oo po, kahapon po. Eh, kasi nandito po. Ano po ito? Smart padala? Oo po. Ang Palawan po. Ah, mas maganda kung smart padala. Mas mabilis yun. Okay. Eh, ma'am. Ma'am Precious. Po. Oh, opo. Eh, kahapon daw nagpadala. 4,000. Nakita mo na. Natanggap mo na. Hindi ko po kinuha kasi hindi ko po alam kung sino yung sender at magkano yung pinadala po. Kasi kapag hula-hula lang po ako dun sa pinadalhan niya po, pinapagalitan po ako ng teller. Okay. Na ano. Ah, tama nga naman. Pinapagalitan. Tama nga naman, Sir John. Yes, sir. Pag ikaw ay nagpadala ng pera, kailangan tinitext mo siya at sinasabi mo kung magkano. Siyempre, hindi naman siya pupunta doon na magpapachamba-chamba lang. Sorry po, sir. Oh, mali ka rin. Ah, oh, sir. Tama. Diba? Baka mamaya eh. Tapos tinatawagan ko po yan nung nakahanap na po ako. Tinatawagan ko po siya. Pero po, para po tulungan yung mama ko. May asma po yung mama ko. Bawal po sa kanya magpuyat. Tapos di niya ako tinatagot. Lagi na lang nag-off. Nag-reading nga, nag-off naman. Tinetext ko siya, sinachat ko siya, di naman nagre-reply. Ano ginawa namin ng anak mo? Sabi ka, nakakatumay yung ginagawa mo. Okay, John. Yes, sir. John, dapat yes, po sir. Yung komunikasyon tuloy-tuloy. Opo. Sinasabi mo sa kanya lahat ng mga move, lahat ng mga aksyon, lahat ng mga ginagawa mo, plano mo. Opo. Mamaya na yung ML mo. Kung ako wala na pong ML. Na-delete na po yun. Tagal na delete. Ilang buwan na hindi na ako i-ML. Okay. Trabaho na lang hinahanap ko ngayon. Lahat niya ng trabaho, sir. Linalako ko na po lahat-lahat para may makain lang po Very good. Thank you. Kung ganun. Salamat. So, Sir John, mamaya i-text mo sa kanya yung exact amount tapos yung mga details ng pagpapadala mo para yun na ipapakita niya doon po sa pinadala mong money remittance office. Opo, ano? Sir. Opo, sir. Okay? Opo, pwede po mag-explain muna, sir. Sige po, mag-explain kayo. Kausapin niyo po siya. Go ahead po, mag-usap kayong dalawa. Precious, sayang nga eh. Umuwi ako. Sana nga eh. Na ganun lang ako eh. Nag-stay pero... Sayang din na pumunta ako dito na hindi tumulong sa inyo. Sorry ha. Na ano ko rin yung time na nagtrabaho ko sa bahay nyo. Yung tipong gutom na gutom ka, tapos dapat sabay tayo kumain nun eh. Yung dapat yung punto ko. Tapos sasabihin mo, luluto lang ako ng noodles, tapos itatapon mo lang. Ano parang tawag ko, paano pag sumama na tayo? Anong baka kaldero na yung tatapon mo pag tama na rayo. Pinakitaan mo kasi ako nang hindi tama rin eh. Galing ako sa paglilinis ng kwarto mo hanggang sa tahas, hanggang nabubong, inakyat ko na. Tapos nagbumubang ako dahil gutom ako, magluluto, tapos itatapon mo lang. Dapat wala namang ganun, paano nagsasama tayo? Baka lahat na lang itapon mo sa akin. Alam mo naman na hindi ako nag-ano sa'yo, hindi ako pumapatol. Ikaw, alam ko na nanakit ka. Hindi ako pumabattle sa'yo. Kahit saktan mo ako ng paulit-ulit. Hindi ako nananakit sa'yo. Naloko na. Lahat-lahat, sir, ng katawan ko, sir. May galo, sir, lahat-lahat. Pero okay lang sa akin, sir. Kasi mahal ko siya, sir, eh. Mahal ko siya, eh. Pero sa time yun, sir, parang ayoko na, sir. Puno na rin, sir, eh. May lahat na lang, sir, eh. Tinaano na lang sa akin. Kahit na wala naman siya nakikita na ebidensya na may babae po ako o wala man, sinasabi niya sa akin na sino dinadala ko sa Boringao, sino kasama ko araw-araw. Parang hindi niya ba iniisip yung side ko na alam niya siya lang iniisip ko araw-araw. Precious! Oh.
po. Kinakawawa mo pala itong si Jan. Mabait pala to. Pwede pong ma-explain? Nananakit ka raw. Yung mga galos po, sir, yung mga galos niya po, yun po yung ano, yung time na inaano niya po yung sarili niya, nag-aaway po kami, verbal lang po. Ano yung, ano po, salitaan lang. Tapos bigla po, kapag naiinis na po talaga siya, inaano niya po yung sarili niya sa mga ding-ding, sa agdala lang, ano, double deck namin, nakahoy po, inaano niya po talaga ulo niya doon. Tapos syempre po na, inaano ko po siya, yung pinipigilan ko po siya, kaya po nagtakagalos po siya dahil binibira ko po siya eh. Palayo doon sa mga pinupugpog yan sa ulo niya. Tapos yung nag-away po kami noon, opo, namin ko pong nag-away po kami noon, pero di ko po tinapo yung pagkain. Inano ko po yun sa lamesa, tinakpad ko po lahat yun. Tapos po, nag-away lang po kami doon dahil sa apoy po. Ma'am, kailan po kayo nanganak? Kasi noong May 27 po, alam niya po ito, yan. Itong May lang. Kinais ko po sa kanya. Opo. Sir Michael, ay Sir John. Sir John. Yes, okay, baka nagkakaroon to ng postpartum si girlfriend mo. Apa. Dapat medyo unawain mo. Apa. Okay? Apa. Wala ka na bang balak na buuhin to pamilya mo? Ayoko na po bumalik sa kanya. Yung baby na lang po siguro. Magpapadala lang po kahit kahit nakatayo po akong papadala po akong... Mahal mo bang baby mo, sir? Mahal po. Gano'n mo kamahal ang baby mo? 100% po. 100%? Opo. Wrong answer. Dapat 101%. So, kung ako sa'yo, iho, pa. Subukan mo. Kasi, bago lang, kapapanganak lang itong bata eh. Opo. Ba't di mo subukan? Ba't di mo subukan kargahin yung bata? Yung pag-uwi mo galing sa trabaho, makikita mo yung anak mo, makakarga mo, malalaro mo, palitan mo lampin, ikaw magpapagatas. Subukan mo maging ama. Di ba? Hindi mo kasi susubukan eh. Nakita yung anak namin. Di ba? Day one po, ng anak ko. Sorry, Sir John, sa nakikita ko, immature ka pa rin. Although, meron time na, base sa mga kinikwento mo, eh, you're trying hard na para maging responsible father ka, nagpapadala ka ng suporta. Pero you're still immature in a way. Kasi kung hindi ka immature, abay, lilipad ka na agad kung anong pinaka the best, fastest way na makapunta kung nasaan ngayon si anak mo. Pupuntahan mo para mahalikan mo, mayakap mo. Ayan o, ang cute-cute ng baby mo. Hindi niya po yan nakita since day one. Oh. Nung anak ako, never po siyang pumunta. Tapos yung ano pa lang po, 7 months pa lang po yung chan ko, yung may yung time ko na umalis siya, two days po noon, hindi gumalaw yung bata sa chan ko. Kasi po, na-stress po ako sa ginawa niya, umuwi po siya eh. Yun lang naman po yung away namin dahil lang po sa apoy. Tapos, yung na-stress po ako, di po gumalaw yung baby ng 2 araw, pinapauwi ko po siya noon. Di po talaga siya umuwi. Okay. John. Yes po. Nasaan ka ngayon? Sa Boracay po. Boracay. Si Miss Precious ay nasa Calibo. Apa. Okay, ba't hindi mo subukan pumunta ng Calibo? Natatakot na po ako sa kanya eh. Baka ano naman pong gawin eh. Alam mo, nagpapalusot ka lang iho. Opo. Nagpapalusot ka lang. Pasensya na. Apa. Sir, nagpapalusot ka. Kung talagang gusto mo makita ang baby mo, kung mahal mo yung baby mo, sabi mo kanina 100%, sabi ko dapat 101%. Ibig sabihin, mahal na mahal, pupuntahan mo yung anak mo at makikita mo kasi that's your first child, unless kung meron ka ng anak before. Meron ka bang anak before? Wala pa. Oh, ito yung una mong baby. Apa. Oh, yun naman pala eh. Puntahan mo. Yakapin mo, kargahin mo. Ano kang klaseng tatay? Pasensya na, Sir John, ha? Nainis ako sa'yo. Okay lang po. Magpakatatay ka. Apo. Puntahan mo yung baby mo. Kargahin mo yung baby mo. Palitan mong lampin. Magpakatatay ka. Masarap ang maging tatay. Apo. Ikaw ngayon, ang nangyari, ikaw ang tatay ng ML. Wala, puro bad news yung ML. Marami ako alam na mga bata nagpapakamatay dahil sa ML na yan, na addict. Apo. Bitiwan mo rin ML na yan.
Wala na po. Matagal na po wala. Bitiwan mo dahil kapag hindi ka tumigil sa pagkaka-ML na yan, baka later on, yung buhay mo mapupunta sa wala. Okay? Aba. Sige, umuwi ka na ng ano, ng Aklan. Kalibo. Kalibo pa? Oh, sa Kalibo. May trabaho po kasi ako sa construction worker ngayon. Construction ka dyan. Pwede ka naman magpaalam dyan, magbakasyon ka, dalawin mo yung ano mo, anak mo. Apa. Papayagan ka, gusto mo akong tatawag sa construction company ninyo. Gusto mo, pamasahin pa kita para makauwi ka, makita mo yung baby mo. Apa, pero po, ano ko lang po, pwede po baby lang. Hindi ka naman pinipilit, ma? Magpakate lang po ako sa baby. Hindi ka naman pinipilit na bumalik sa akin, ma? Gusto ko lang is yung tumulong ka kasi wala ka namang inambag sa panganganak ko, ma. Alam mo, eh, 29 dapat kami uuwi. Tapos nag-extend po kami na hanggang 31 po doon sa hospital kasi na-shirt po yung pera. Yung lola, uncle ko po, pinagsasala po nila. Sandali po, sandali po. Alam mo, John O'Malley. Yes, ma'am. Talagang immature ka, hindi ka pa talaga ready sa isang serious relationship. Siguro nag-away-away kayo nung buntis siya, natural. Pag naglili yung mga babae, meron time na talaga hindi magustuhan yung mga pag-uugali niya. Tapos pag nanganak, may tinatawag na postpartum. Hindi ka pa siguro prepared dyan kasi immature ka pa, bata-isip ka pa. Umuwi ka na muna dyan sa Aklan dahil kapag hindi, tatawagan construction company mo, patatanggal kita, maniwala ka sa akin, nainis na ako sa'yo. Dalawin mo ang baby mo dahil kapag hindi mo ginawa yan, guguluin ko yung trabaho mo dyan, tatawagan ko yung inyong amo, sabihin ko, responsable yung tatay ka, natanggalin ka. Ano, gusto mo yan? Hindi. Hindi po. Good. Well, ako pa magpapaalam, kanin ka, papaalam pa ako doon sa iyong construction company, papaalam ko na maayos para hindi ka malilintikan dyan, pamasayan pa kita, gusto ko umuwi ka muna, tingnan mo yung baby mo, and then let's see, mali mo, baka magkaigyan kayo ng misis mo dahil makita mo na yung baby mo, napaka-cute ng baby mo. Apa. Because of the baby, baka magbago isip mo, magkaigyan kayo ni Precious, okay? Apa. Gusto ko, in the next couple of days, uwi ka na. Ngayon pa lamang, utusan ko rin mga staff ko, tawagan yung construction company mo, ipaalam ka na maayos, okay? Apa, apa. Mayan po, mayan po. Sasabihin ko kay Foreman po. Exactly. Tapos, padadalang kita ng pamasahe. Apa. Via Smart padala, okay? Apa. Apa. Very good. Good boy. Salamat po. Salamat okay, po. Sige po. Ma'am Precious. Po. Ngayon po ay Lunes, Miyerkules, nandiyan na. Apa. Yung si Mike, si John, okay? Apo. Alright, sige sir, po. Pwede po bang humingi po ng tulong? Sige po, ma'am. Kasi wala po ako kami trabaho pa. Di pa po makatrabaho. Gusto ko po baka bili po ng electric breast pump po para sa baby ko po. Sige po, sige po. Approve. Approve. Sige po, papadala kasi namin. Po, sa bote po siya umiinom eh. Nahirapan po ako kasi mahal po yung gatas niya. Okay po, okay po. No problem. Papadala po kami dyan ng electric breast pump. Padala po kami ng gatas. Pamasahiyan ko itong si John O'Malley para makauwi dyan sa'yo. Padalan pa kita dyan ng groceries. And then kunin mo po yung 4,000 na padala ni Sir John. Okay? Okay po. Sige po. Ngayong araw na ito, ma'am, utusan kong staff ko na padala na yung mga napag-usapan natin ngayon para sa'yo. Okay? Okay po. Thank you so much po, sir. Alagaan niyo po yung baby niyo, ma'am. Okay. Sige po, ma'am. Magandang hapon. Okay, Sir John, ha, yung usapan namin. Usapan natin, Sir John. Okay? Ayun po ako, Ali. Sige po. Thank you po, sir. Thank you sa inyong dalawa. Good luck sa inyong dalawa.